pag mayroon bang complain, kulong ka na agad. Oh, may kaso ka. Naku, ikukulong ka na. O, ariglo na agad. So, 100K. Mayroong mga ganong guys. So, ganito ang buod ng kaso, no? Step by step. So, ngayon, halimbawa, kung mayroon, ang una dyan ay ang nangyari at complain. Affidavit of complaint. So, siyong complaint, saan idadalhin? Kapag medyo maliit lang o maliit lang yung kaso, may mga listahan tayo ng mga kaso na dapat idaan sa barangay. Ayun yun, ah. Dapat idaan sa barangay. Marami yan. At yun, ang barangay Lupon ay magkakandak ng hearing. At least tatlo kapag mayroon complaint at mayroong kinocomplain. So, dalawa, complainant at kinocomplain. Ito yung medyo maliit na kaso na sakop ng listahan ng barangay. Kapag may complain na, maghihearing, tatlong hearing. At least, tatlo. At pagkatapos nun, kung ang dalawang panig ay hindi nagkasundo, iyon ay depende sa kaso, ay dadalhin na ngayon sa, ang barangay pala ay mag-i-issue ng CFA kung tawagin, sure ka, Certificate to File Action. At yung complainan ay yung kaso ay dadalhin sa korte o kung sa MTC, Metropolitan Trial Court. Ngayon, pagdating doon, yung complainan magsusubmit ng affidavit, complaint affidavit. Isasama niya na kung mayroon siyang witness at mga dokumento or evidence na mayroon siya. Yun na, may complaint na doon. From barangay to korte na, MTC. O kung malaki, RTC. O. Normally, MTC lang muna tayo. Basta, ang general rules yan, korte yan. O, anong part ng korte? Prosecutor. Help desk. Doon, o. Hindi magkatabi lang naman yan. Malapit lang yan. Tatanggapin nila ang complaint affidavit. At pagkatapos nun, so walang time duration to, pwedeng days lang, pwedeng week, o pwedeng months. Susulatan ngayon o isusubpina o hihingian ng counter affidavit yung respondent, yung nirereklamo. O may kaso na ba? So wala pa. Wala pang bayaran na mai-involve dito, wala pang ariglo. Kasi nga, wala pa namang kaso. Aantayin ng susulatan o pwedeng subpina. Susubpina si respondent ng MTC para sumagot. O yung subpina, take note. Kapag na-issue yun, meron lamang kayong 10 araw ang respondent para sumagot. Or pwede rin mag-extend. Depende sa scenario. Pero, aabisuhan nyo or hihingi kayo ng ang respondent ng request doon sa korte. Kung anong kadahilanan. So, tatanggapin nila yan. Maaari tanggapin nila. Take note ha. Yan, request na yan ay for approval yan. Kaya hindi absolute yan na kapag nag-request ka is automatic extend. Hindi. Ang generic is 10 araw. Kaya, tandaan nyo ha, nasa subpoena pa lang tayo. At aantayin naman noon ang korte within 10 araw, aantayin naman ni prosecutor ang counter affidavit. Ay, maraming sir, nag-counter affidavit sila. Matatalo ba ako? So, wala pang talo dito. Madi-dismiss ba ang kaso? So, after that, ang korte ang magsasabi kung mayroong tinatawag na probable cause
ang kaso para iakyat sa korte para i-hearing or i-dismiss. So sila, mandatory yon. Whether you like or not sa result, tatanggapin ng respondent or ng both party kung ano ang resulta. Sabihin na natin, yes, kaso, no, walang kaso. Hinahanap kasi doon sa parts na yon, both side, pinag-aaralan nila yon kung mayroon ba talagang probable cause. So sakalang yun, magkakaroon, kapag naging kaso, magkakaroon ng bail recommended. Bail. Doon magbe-bail yung respondent. O, diba? O. Nasaan ba yung portion yung kapag may kaso ka na ay nakukulong ka na? So, may tinatawag tayong proseso. O, diba? Nasa Pilipinas tayo, kasi may tinatawag tayong process. Step by step process kung bakit nabubuo o paano nabubuo ang kaso. Shout out pala sa mga nanonood sa atin, no? 22,000 na ang ating YouTube channel at I hope na nagjo-join kayo kasi yung channel natin ay surviving, nangungulilat, mahina ang sahod. Kaya suportahan nyo ang aking Facebook. Ayan, maraming salamat sa mga nagsishare at lalong-lalo na sa mga nagjo-join sa ating YouTube, no? Okay. So, kung kailangan nyo ng servisyo ko para kunin ang aking opinion regarding sa may mga dispute kayo, so mag-PM lamang kayo, no? Sa aking messenger, ayan, polisya ko, messenger, yung may riders na motor, ang kulay pula. Yan po yung ano natin. Profile picture at magpa-schedule po kayo or mag-PM muna kayo. Open po tayo tuwing alas 9 ng umaga pataas hanggang alas 12 para sa video call. Take note sa mga magpapa-assist po, huwag naman chat, at least video call po. O kung wala kayong internet, cellphone, papayag ako. Pero make sure na naka-join po kayo sa aking YouTube channel. At or senders stars po ang priority natin. Priority rin naman. Ngayon, kung hindi naman kayo naka-join, pumila po kayo. Kasi inuuna po natin yung naka-join membership sa ating YouTube channel at sender stars sa ating Facebook. Sinsa na yun, inuuna natin yung kasi nakakahiya. Kung sila ay pipila, yun. PM lang po kayo. At maganda po, mag-suporta na po, mag-join na po kayo para sa iyo, suporta niya rin. Ano ba naman yung 129 pesos? Ano ba namang halaga sa ngayon yan? Hindi pa ka makabili yan ng ano eh. Value meals. Ang value meals ngayon, 150. Diba? So yan. Resolution, antayin nyo kung may probable cause. Yun po, bago magkakaroon ng kaso. Sa mga nagtatanong naman, ariglo or resolution, well, hindi po hawak natin yun. Pag time slot po, hindi po natin hawak yan. Sa korte ang nagkatrabaho niyan, sila ang nakakaalam kung kailan lalabas yung resolution. Huwag nyo sa akin itanong, eh malay ko ba dyan? Eh hindi naman ako may hawak ng kaso. Hindi po ako ang nagdi-determine kung kailan nila matatapos yung resolution na yan. Eh, malay ko sa kanila. Eh, kung matapos nila yan 6 months, ay di wow. Eh, kung isang taon, ay di wow. Ano ba? So, ang simpleng sagot dyan, i-update nyo yung may hawak na prosecutor. Mag-update kayo sa kanya kung kailan niya matatapos or bigyan kayo ng tentative time kung kailan possible na makatapos or lalabas yung resolution. Yun yung solution, yun yung sagot dyan. Okay? So maraming salamat. Thank you for watching. Mahaba na masyado yung video natin.